Hello, Wonder VAs! My name is Mark Sanchez and in this video, pag-uusapan natin kung paano ka mag-ace sa iyong client interview. Kasi sa interview na to, dito malalaman kung karapat-dapat ka bang VA para sa kanila. So in this video, tuturo ko sa iyo yung mga kailangan mong gawin and yung mga hindi mo kailangan gawin during interview. So tara! So, tulad nga ng sabi ko, one of the most important thing sa career natin is yung interview. Kasi, hindi tayo magkakaroon ng ating first client kung wala tayong interview. So, kahit sa namang profession, kung mag-i-start ka ng career mo, hindi ka magkakaroon or hindi ka ma-hire sa isang company kung hindi ka dadaan sa interview. So, kailangan prepared tayo kapag ka sa interview. So, ngayon, tuturo ko sa iyo yung mga tips na ginawa ko nung nag-i-start pa lang ako as a virtual assistant. Okay? So first, simulan muna tayo sa mga do's, yung mga kailangan mong gawin kapag mag-i-start na yung interview mo. So number one, is kailangan prepared ka sa iyong interview. Kailangan alam mo yung company background, alam mo kung ano yung niche ni client, alam mo kung ano yung business nila. So kasi syempre naman, alam naman mag-apply ka doon na hindi mo alam kung ano ba yung pinapasok mo. Same as, kailangan alam mo din yung i-offer mo na skill sa kanila. So, for me, as a media buyer, kailangan alam ko kung ano, sino yung tatargetin ko na audience nila, kung sino yung papatamaan ng ads nila, kung anong ads yung gagamitin ko, anong funnel, yung ganun. So, as a virtual assistant, so, kailangan mong alamin yung kabuuang business or kabuuang industry or niche ng client na papasukin mo. So, ang gawin mo, kumuha ka ng notebook. Sa madaling sabi, i-stalk mo sila. Okay? I-background check mo sila. Kuha ka, ilista mo lahat doon yung mga kailangan mong malaman sa kanila. Sa tingin mo, i-importante. Okay? So, sa tingin ko, yung address, hindi na kailangan yun. Yung contact details, hindi na important yun. So, ang important lang is yung background, kung ano man talaga yung operation na ginagawa ng client mo. Okay? Number two. So, kailangan yung mga gagamitin mo ay naka-ready na. So, for example, yung headset, webcam, yung internet mo, kailangan mabilis. Yung laptop, desktop na gagamitin mo, kailangan naka-ready na siya. Okay? And then, kung meron ka mang script, kailangan alam mo na kung paano ipapakilala yung sarili mo. Yun. So, kailangan naka-ready na lahat yun in one place para kung sakaling mag-start na yung meeting, hindi na kung saan-saan ka pumupunta, hindi yung kung saan-saan kung ano-ano yung ginagawa mo. Kailangan nakafocus ka na doon mismo sa interview ng client mo. And syempre, mas maganda kung well-dressed ka. So kung sa tingin mo ay formal yung papasukin mong interview, so wear formal. Ba't ka magsusot ng nakasando ka, naka-spaghetti ka? Diba? So be formal. So kung kinakailangan magsuot tayo ng magandang damit, like naka-polo shirt, yan. Mas maganda yon. So, kung formal naman, kung masyado kung long sleeve, di ba? Pero, why not? Mas maganda, mas formal yung dating mo kay client. So, yon. Number two, na tip ko ay, ready mo yung kailanganin mong equipment. Laptop, internet, or desktop, headset, webcam. Kung kailangan ng ring light para mas maganda yung dating mo sa kanila, okay lang. As long na naka-ready, yung mga gamit mo, yung script, yan, kailangan naka-ready. Kung meron kang script, pero kung kabisado mo naman yung sasabihin mo, diba? Mas maganda kung wala kang script. Mas maganda kung galing sa puso mo yung sasabihin mo. And then, wear formal. Okay? So, kailangan nandun ka rin sa background na walang magulo. Hindi yung may tumatakbong bata sa likod mo. Hindi yung may tumatawag sa'yo galing sa labas ng bahay nyo. So, be prepared. So, last, number three is, be enthusiastic and positive. So, kailangan ipakita mo na excited ka doon sa job na papasukin mo, doon sa part na magiging role mo doon sa company nila. Ipakita mo na excited ka, ipakita mo na kahit matagal mo na ginagawa yung service mo or kahit bago ka, yung parang sabik na sabik ka ipakita sa nila or show off yung kakayahan mo doon sa company nila. And then, when answering question, be positive lagi. Huwag yung masyado kang negative. So, ibigay mo yung positive na outcome. So, parang sa buhay, di ba?
kailangan positive tayo para yung balik ng energy ng universe natin is positive din. So, ayun. So, be enthusiast and be positive. And dagdag ko na rin, huwag na huwag kayo magsisinungaling during interview. Kasi naranasan ko na magsinungaling din naman sa interview. Pero anong ending? Wala, hindi rin ako natanggap kasi alam nila yung mga tinatanong nila. So, makikita nila yon kung nagsisinungaling ka about your skills sa kakayahan mo. So, hindi tamang habit yon. So, mas maganda, ipakita mo talaga yung true color mo, yung true experience mo, lahat ipakita mo. So, in that way, magiging honest ka sa kanila and magiging honest din yung balik sa'yo. So, yun lang. Number three is be enthusiastic, maging excited ka. Always naka-smile. Be positive. Huwag kang magsasabi ng kahit na anong negative about sa kanila. Ayaw nila yun. Ayaw lang company na may negative sa kanilang mga employee or sa kanilang ini-interview. Then, maging totoo ka lang sa iyong sarili. So, yun. Number four. Huwag kang malilate. Don't be late. Siyempre, ikaw na kayo may kailangan sa kanila. Ikaw na yung kailangan mo yung role na yun, gusto mo mag-apply sa kanila, ikaw pa yung malilate, di ba? So, kahit saan naman, maiinis ka kapag late sa'yo yung kausap mo. So, don't be late kasi magiging unprofessional yung dating mo and malaki yung minus points mo sa hiring manager na hindi ka tanggapin kasi hindi ka sumusunod sa time na binigay nila. What if kung task na yon, may deadline kayong hinahabol, hindi mo kaya ibigay yon. So, don't be late. So, the last tip that I am going to give you is don't forget to listen. So, lagi ka makikinig sa kung ano man yung sinasabi ng interviewer mo. So, kung may tinanong siya na, tapos hindi ka nakikinig, hindi mo masasagot. So, kailangan mag-pay attention ka doon sa sinasabi ng interviewer. Gano'n lang naman to. 30 minutes to 1 hour. Max na yon. Bakit hindi ka pa mag-pay attention, di ba? So, kailangan ibigay mo, makinig kang mabuti doon sa sinasabi or sa tinatanong ni client or ni interviewer. And then, pay attention every single details na sinasabi niya, okay? So, yun lang. Huwag na huwag kang mag-focus sa ibang bagay. Focus ka lang doon sa interview. Siyempre, di ba may goal ka? Focus ka lang din doon, okay? Yeah, I hope marami kayo natutunan doon sa ating talk, sa ating usapan na yon. And I hope magamit niyo yung mga tips na shinare ko sa inyo kung paano kayo ma-ace sa yung interview. At naniniwala ako, someday magiging virtual assistant ka din. But hindi lang virtual assistant. Successful, high-paying virtual assistant. So, kung isa ka sa nanonood nito ngayon, make sure na nakasubscribe ka sa aming channel para updated ko pa sa mga ilalabas namin na mga tips and tricks about virtual assistant. So, bye-bye guys!